Yo, yo! What's up, mga kabuting-ting? Yan, good morning sa ating lahat, mga kabuting-ting. At welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayong home service ngayon, mga kabuting-ting. Yan lang sa malapit, sa Bugasong. At dalawa ito. Yung isa naman ay medyo malayo-layo. Kung may oras pa, ay siguro ay pupuntahan ko din yon. At shoutout nga pala sa ating mga silent viewers, sa organic viewers, yan, migalab shoutout sa inyong lahat. At gusto ko lang din po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta. Kahit hindi po kayo nagko-comment, yan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout na rin kay Edgardo Jr. Dato Talavera, Manuel Mahadukon. Sino pa ba yung isa na nagpa-shoutout? Yan na, boss over ko na lang mamaya pagka may pagkakataon. So yan, samahan nyo ako doon sa Barangay Bugasong, mga kabuting-ting. So yan, mga kabuting-ting, andito na tayo sa Barangay Bugasong. Yan, ito yung Bugasong. Yan. At tayo ay tatawid lang. Itong pupuntahan natin ngayon, mga kabuting-ting, ay bali nakasabayan ko lang ito sa sasakyan or sa bus. Yan, nakatawid na tayo. At oy, nakasalubong na. Mukhang aalis pa yata. Yan, ito nga pala si Sir Ariel. Sa mga nakasubaybay sa akin, ito ay siguro kilala nyo na ito. Ito ay si Sir Ariel. Ito ay teacher ng Nahaong National High School or sa Monte de Ramos National High School. Aalis kayo, sir. Hindi, walang maiwan dyan, sir. Yan, pasok lang tayo agad. So, ilang piraso ba yan, sir? Isa. Yan lang yung problema. Yan, 14 inches na wall pan. Dalawa, sir? Isa lang. Ay, sabi mo kasi, dalawa eh. Yung isa humihina, yung isa umaano. Bumibilis. Malakas, bumibilis. Ikaw, kung ipapacheck mo. Oh. Ah, ano na 'yan, sir? Bingkong, wala nang hangin po ibubuga 'yan. Tama lang. Malambot siya pero ayaw gumana. Ito ba? Hindi pinalitan ko. Oh. Hindi mo tama. Okay naman 'yan. Okay. Ano bang problema niyan? Ayaw na umandar o ano ba? Umaandar. No, umaandar. Walang ano. Tao dito. Yan lang. Tingnan natin. Umaandar daw mga kabuting-ting, pero may piro. Oh, maandar naman pala, sir, eh. Wala, eh. May kuhan. Yan, rotator, oh. Hindi makuhan, oh. Ah. Kinigilang kuhan yung problema. Maliit, kunti lang pala problema niyan, sir. Mukhang mapapadali tayo dito sa ating home service, mga kabuting-ting. Magkano? Magkano to? Hirap na maningil niyan, sir. Para biyaran mo kagad, pati. Yan, hindi pa nga nagawa, mga kabuting-ting, babayaran na kagad. Misis na ho, kuhan mo na may pandi ganahan mo tindog. Para mong bayaran na, ibidin ro diha. Ah, taga-aira siguro kung usag agad to, sir. Ibid to na sa mga asawa, eh. Di, ano ro, ibidin ro diha. Bali, ito lang isa gagawin ko. Oo, kana, isa lang. Ayan, ito lang daw isa, mga kabuting-ting. Ah, sige po, sige po. Yan, ayos ko lang yung aking tripod. Kabuting. At maghanda lang pala muna ako ng mga gamit, mga kabuting-ting. So ayan, usap lang natin ito dito banda. Ano ba, tanggalin pala muna natin yung ilis, baka mabasag pa dahil ito ay transparent na banana type, 14 inches. Ayan, gaganyan lang natin, tapos didiretso tayo dito sa pinakasira nya. Yung problema lang nito, natumba pa.
Anak nanti paklong tong. Siya na mga kabutingting. Pag itong ang problema lang naman ito mga kabutingting ay paghihilahin mo siya, parang hindi nagtatapat yung kanyang mga connection ba. So madali lang ito. Tanggalin muna natin siya pagkatali para ito ay ating mabuksan or maayos ang nangyari nito. Layo ko ng konti yung ating ano para hindi ko masyagi at para hindi matumba. Ayan. Dalawa yung home service ko ngayon mga kabutingting. Kaso itong home service na ito, hindi tayo magkakapira na ito. Mapupunta lang sa pamasahe ang ano nito. Meron lang konti, konti lang talaga. Ayan. Sunod lang natin gagawin ay tatanggalin lang natin itong mga tornilyo. At habang tinatanggal yan natin mga kabutingting, mayroon lang pala tayong i-shoutout. Yan na mega love shoutout kay Leo ng Nueva Ecija, Bart Camiling, Ray Maglalang, at kay Joey Dulce ng Taytay Rizal, Florindo Isidro ng Marikina City. Yan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at lalo na doon sa dalawang huli na aking nabanggit dahil sila po mga kabutingting ay laging nanonood sa aking mga upload na video doon sa aking mga lumang video. Kaya yan, big love shout out po at maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, tanggal na. Sunod, kukuha lang ako ng Phillips screw na maliit. Yan. Mayroon tayong Phillips screw na maliit. So ito itatanggalin lang natin. Dalawang tornilyo lang. Ayan. So ito na yon mga kabutingting. So ang naging problema lang nito kung nakikita nyo ay share natin ha. Yan kung nakikita nyo, yung isa ay bumaluktot, hindi katulad nito. Yan o, magkaiba sila ng hugis. Ito ay bumaluktot, ito naman ay tingnan nyo naman. So napakadali lang gagawin dyan. Iayos lang natin ito. Kuha lang tayong shed cutter. At kailangan ay dahan-dahanin lang natin ito, baka maputol. Ito ang madalas na nasisira pagka sana ba yung ano nito. Nahihirap pagka walang kuko. Hirap pagka walang kuko mga kabutingting. Nayupi kasi itong isa kaya kita ba? Mga salita eh hindi kita. Yan. Tapos gaganyan lang natin yan kunti. Single ko nito mga kabutingting 100 pero dinagdagan ni Sir ng 20 andun sa mesa nilagay. Ayan, kita nyo humaba na. Yan oh. Ito ay gaganyan lang natin ng kunti. Dahil pag nasumabit ito sa yan dito, pupwedeng maputol yan. Kaya ayusin lang natin. Ayan. Try lang natin balik. Ito ba ay effective? Kung sabaga ang problema lang talaga nito, naglo-lose contact minsan siya dahil maiksi yung isang terminal nga ba o ano ba? Comment nyo na lang dahil ako ay
Hindi pala kita masyado buwang katinga. Yung pinaka-contact point niya pag iikot ay hindi nagtatama dahil maiksi yung isa. Yun ang problema pala nito. Ayan. So ngayon, balik lang natin yung ilis eh, para makita nyo na umaandar. Ayan. Tapos, pahabain ko lang yung aking tripod at para makita nyo. Dahil wala naman tayong taga-video. Ayan. Ayan. Ngayon, saksak ko lang dito yung ating saksak ko lang yung power cord dito sa ating outlet. Ayan, umaandar ka agad. At ano bang number yan? Ayan, number 1. Lagay natin sa number 2 dahil naka-number 1 naman yan. Medyo mahirap ah, maliit eh. Ayan, ayan, number 2. Ayan, umaandar na. Lagay natin sa number 3. Patayin natin. Kaso, ganun pa rin. Number 2. Number 3. At sumasaya din yung ilis sa screen. Mukhang delikado mabasag. Kaso may supply na rin pala itong anong itong ano niya. Dali ha. Dahil baka mamaya mabasag ito. Mahirap. Makakabili pa tayo. Yan, ito itanggalin natin lahat dahil sumasablay din ito pagka hilahin. Ayan o. Yan, number, nasa zero yan yung arrow nya. Pag igaganyan natin, hindi siya umaano. Ayun. Ayun. Kanina ayaw. Ngayon, okay na. Buang tong ano na to ha. Try natin ulit. Sumasablay ha. Ano, yuyupiin natin ng konti yan para pabalik-balik. Ulitin lang natin. Ulitin lang natin. Hindi masyadong kita. Pasensya na. Yan, saksak ko ulit dito yung power cord. At nakalagay sa zero yan. At tignan nyo yung arrow tuloy. Tingnan nyo yung arrow kung ayan ay matapat sa number 1 dahil naka-zero yan. Kaya nakasaksak na pero hindi umandar. Yan, ulitin lang natin sa paghila. Ayan, number 1. Yung arrow ay nasa number 1. Lagay natin sa number 2. Ayun. Number 2. Ayun, number 3. Ayan, okay na. Ayan lang pala ang problema. Yung pinaka-ano lang. Yung pinaka ang tawag niyan, yung pinaka contact point doon sa switch. Pero mayroon tayong gagawin dito dahil kung narinig nyo yung screen niya tumatama, yung LCD niya tumatama dito sa screen. So delikado kung mabasag ito dahil ito ay napaka dali lang na mabasag ito dahil transparent. So gagawin lang natin diyan para yung LCD ay lalayo dito sa screen at hindi tatama. Ganito lang, tataob mo siya, tapos tutulak mo siya, yan, para hindi tatama yung ilis dito sa screen. So ayan na, natulak na, at pagpagan lang natin. Ayan. Kung sakali naman mga kabutingting, kung itong LCD na ito ay tatama doon sa pinakaharap na screen, kukunin lang natin. Yan. Kung sakali ito ay tatama dito sa screen naman, ang gagawin mo naman, ito ay ibabaluktot mo naman ito papunta doon. Itutulak mo naman papunta doon. Kung sabaga ibibin mo siya papunta doon sa likod. Pero ngayon, sa kasong ito, sa electric pan na ito, itong LCD ay tumatama dito sa kanyang diyan, dito. So, gagawin mo lang dyan, tataob mo, tapos ipupush mo lang siya papuntang baba.
So try natin kung effective ba. Kabit lang natin yung guard lock nya. Yan. Ayan, kung nakikita nyo, malayo na yung kanyang dulo ng ilise dito sa pinaka-screen niya. Hindi katulad kanina na napakalapit. So, tatama talaga yun pag umandar or pag umikot na yung ilise. Yan, nakikita nyo, napakalayo na. Ganon din dito at ganon din dito. So, try natin ulit. Saksak ko lang dito yung power cord. Ngayon ay hilahin natin. Ayan. Nakita nyo ay hindi na tumatama yung ilise dito sa kanyang screen, sa panglikod na cover, bali screen ba. Yan, number 2. Tapos number 3. Oh, yan. Yan, number 3 yan. Yung pinakikita nyo. Patayin natin. Ayan. Patay na siya. So yun lang ang problema nitong electric pan ito. Yan. At mayroon na akong naalala, mga kabutingting, habang ito ay ating, habang ito ay aking ginagawa, mayroon akong naalala na may isang teacher na nag, saan nga ba yun, may isang teacher na nag comment yata doon sa ano, or nag message ba sa akin yun. Ito pala, malapit lang din, so pupuntahan natin. Baka sakaling nandyan, baka gustong magpagawa rin ng electric fan ba? Kaso, may estudyante pala yun. Baka, pupunta rin ng, ano yun, LA. Libagon Academy School. Private. Ayan. Balik lang natin itong tornilyo. At shout out ko lang yung lahat ng mga viewers, organic viewers na hindi nagko-comment. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. At syempre, kung bago ka rin na napadpad dito sa aking munting channel, ay mega love shout out na rin sa'yo. At saka, baka pwedeng hilingin ko na rin yung iyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para manotify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, ayan na. Tapos, lagay natin yung screen. Yan, kung nakikita nyo, napakalayo na ng dulo ng ilise dito sa kanyang screen. Ayan, kabit na natin ito. At napakalayo din ang ilise dito sa pangharap na screen. So, kahit anong klaseng electric pan o kahit anong size, basta kung tatama yung ilise sa screen, halimbawa doon sa likod, so gagawin mo lang ay tutulak mo lang ito dito. Tanggalin mo, tapos ipopost mo, itaob mo muna at saka mo siya ipost. Balik-balik ka tinga. Ayan, try natin. Ulit. Hilahin, lagay lang natin sa number 1 at hilahin natin ito. Ewan ko lang kung kita nyo ba. Ilipat ko nga. Ayan, lipat natin. Para, ayan. Lagay natin sa number 1. Ayan, number 1. Tapos, lagay natin sa number 2. Ayan, number 2. At kung narinig nyo ay wala nang kumakalansing na ilisi. Kanina kasi ay meron. Tapos, lagay lang natin sa number 3. Ayan. Ayan, okay na. Tapos lagay, patay na natin. Ayun, okay na. So, yun lang yung pinaka-problema niya. Pero hindi ko ito dito tatapusin yung video dahil sabi ko nga, mayroon akong naalala na teacher. Ayan, dyan lang naman sa malapit. So, yan, ito na yung buhay na mano natin. Ayan, shout out kay Sir Ariel. Ayan, 120. Sandaan lang sana yung hiningi ko. Pero ginawang, 120. Dahil namasahe din ako papunta rito. So ito ay ating iligpit na.
At pupunta tayo doon sa isang teacher, baka magbabaka sakali tayo kung baka nandyan. Parang naalala ko kasi nag-comment sa aking FB page pala, Facebook pala yon, sa aking tawag niyan, sa aking post. So tanggalin lang natin ito. Ma'am, okay na po ito, ma'am. Sige, salamat po. Yan, iligpit ko lang yung aking gamit, mga kabutingting. So yan, naligpit na. So samahan nyo ako doon sa isa pa doon sa pupuntahan natin, at sana ay nandyan at magpapagawa. Pero mayroon pa namang isa na, ma'am, dito pala muna ako, ma'am. Daghang salamat. Sana ay magawa natin yung ano, magawa natin yung tawag niyan, yung pupuntahan pa natin doon sa medyo malayo-layo yon, mga kabutingting, sa barangay na Ilong. Lak lang natin. Ayan. Teh, pwede magtanong po? May daanan ba dyan papuntakin lang Ate Mitch, teh? Wala. Ayan. Kay Mitch pala yata pangalan nun. Teacher din. Naalala ko lang na ano ba, na magpagawa din ng electric pan. Baka nandyan sa kanila dahil araw ng Sabado ngayon. Electric pan, repair, washing. Dito tayo dadaan. Putik yung daanan, mga kabutingting, dahil umulan kagabi. So ayan, dito sa bahay na ito, mga kabutingting, baka ito yung nagsinasabi ko sa inyo na, na parang nag ano sa akin ba, nag comment doon sa aking post doon sa FB. Tapo! Tapo! Ayo! Nas ma'am diha? Ya? Nas ma'am? Paliog daw ko, pangutana kong nabaipadyo. May electric pan. Ayan, may electric pan daw, mga kabutingting. So ayan, dito tayo, mga kabutingting. At ito na yung electric pan, yan. At tulog pa daw si ma'am. Pero buti ay naalala ko. So ayun ay bababa ko lang dito. Dito lang tayo siguro po pwisto. Shoke ko kasi si ma'am, mga kabutingting, dahil yun, yung mga washing niya, dalawang washing, ako tagagawa niyan. Saan kaya tayo banda pumipwesto nito? Yan, hanap lang ako ng pwesto, mga kabutingting, at kukunin ko yung electric pan muna. So, yan, mga kabutingting, ito na yung ano, electric pan, at dito tayo pupwesto, at humanap pa tayo ng pwesto, mga kabutingting, dahil laman tayong misa. So, medyo may alog ito, mga kabutingting. At ito ay ginawa ko na dati, pero hindi ko alam kung ano yung ginawa ko nito dati. Yan, ito ay ating ititester lang. At on lang natin itong tester natin. Kaso hindi kita. Silik lang natin ito sa OL. Yan. Yan, kita naman yata. Yata lang ha. Switch lang na ito natin sa number 1. Power cord. Up, yeah. Yan.
Dahil naka number 1 na yon, dapat mayroon tayong nare-reading nito. Ayan, mayroon tayong nare-reading. Yan na 531 ohms. So ito ay okay ang motor. Baka ang problema nito dati ay fuse. Sunod lang natin gagawin ay tatanggalin lang natin yung LC. Ang brand nga pala nito, mga kabutingting, ay Panasonic na Despan or Floorpan. Ayan, kitang-kita na yung ebidensya nito, mga kabutingting. Ang problema nito ay bushing. Tingin ko ay hindi ko pa nagawa itong or napalitan ang bushing nito dahil meron akong mga palatandaan pagka nagawa ko na or napalitan ko na yung bushing. Ayan, oh. Yung lock niya ay wala pang bakas na ayan ay aking pinukpok or tinanggal. Ayan, so ito ay ating babaklasin. Yun, ang ginawa ko nito mga kabutingting dati ay yan, nagpalit ako ng kapasitor. Excuse me. Tagal na to sira, kuya? Tagal na? Umuugong rin yan. Yan, sabi daw ni, sabi ng may-ari ay umuugong lang daw pag umaandar. Excuse me. Ayan. Ito ay bushing ang problema. Yan o, kung nakikita nyo ay yan o, may mga na full bush na mga bushing. Yan kung nakikita nyo. So yan, tsaka yung shafting nito ay umaalog. Kung napansin nyo rin, hindi ko na siya isinaksak. So hindi ko na isinaksak dahil kita kasi yung ebidensya, mga kabutingting, kung sabaga na full bush yung bushing. Full bush na ba? Tsaka alog na yung pinaka-ehi niya. Sunod, tanggalin lang natin itong kanyang lock or stopper. Pinalitan ko rin ito ng bushing, mga kabutingting. Dati yan, oh, kung nakikita nyo yan, umusli ang bushing na ipinalit ko nito ay yung mahaba ang nguso, pero yung kabila ito lang siguro ang hindi ko napalitan. Baka okay pa ang bushing nito kaya hindi ko siya pinalitan. At nagamit lang pala tayo ng flat screw para ito ay ating maangat yung kanyang ano, lock or yung mga nakaklip. At kuha muna ako ng flat screw. Yan, ito na yung flat screw natin. So ito ay ating gaganituhin lang. So yan ha, natanggal na natin yung tanggal. Istinabukan na natin lahat ng
naka-clip. So ito ay ating gaganyan lang. At itong bushing na pinalit ko ay okay pa naman. Ayan. Wala pa siyang gasgas. At makikita nyo naman kasi dyan na may gasgas dahil kikintab talaga yan, dahil guguhit yan. So pinaka problema lang talaga nito ay yung kanyang bushing sa harap. At sabi ko nga ay wala pang bakat or bakas na ayan ay aking ginawa. Ito dahil pinalitan ko na ng bushing dati, so mayroon na itong bakas. Yan o, nakikita nyo. Yan mga nakatupi. Or yung ginagamit ko kasi pagka ganitong klase ay yan ito. Itong maliit na Phillips screw ko, yan. Yan ito yung pinangpukpuk ko dyan. Kaya mayroon siyang mga bakas. Yan o. Yan. Ganon din ito, mayroon. Dito kasi sa kabila ay, or yung pangharap niya ay wala pa. So ito ay ating tanggalin lang yung kanyang bushing. Gumamit ka lang ng kahit anong bakal na sakto rito na magkasya. Ito kasing ginagamit ko ay maliit na Phillips screw. Pangharap lang na bushing, palitan ko nito mga kabutingting. So ito na. Yan. Yan o, napaka raming gasgas. At makikita nyo sa aking yan, mga dalawa, sa daliri, yan yung sinasabi kong pulbos. Yan o, daming gasgas na ito yung ayan o, ayan. Yan yung sinabi kong napulbos. Kaya halata mo talaga na busing ang problema. At kukuha mo na tayo ng pampalit. So ito na yung pampalit natin. Yan. Ito ay bago. Ito ay matagal ko na itong ginawa. Kasi kung nakikita nyo yung bushing na ginagamit ko, ito pa yung nandoon ako sa pinakaunang uwi ko dito sa Manila. Yan o. Yung bushing na yan. Mahaba. Yan kasi yung ginagamit ko dati. So ito ay ating papalitan na. Tapos pagka ganito, lagi ko itong sinishare sa inyo. Pagka magpalit kayo ng bushing, dahil ang lock nito pagka ganitong brand ay malambot ang kanyang lock, so gaganituhin mo lang ito para maipit yung kanyang yung bushing ba. Ito yan, ayan, lahat yan ay gaganituhin mo lang. Yan, balik ko yung sabagay, itutulak mo pababa para kapit na kapit yung bushing or lock na lock, malalak talaga ng maganda at hindi siya gagalaw-galaw. So yan, sunod, lagay lang natin yung foam at tuyong tuyo, tapos lalangisan natin. Lalangisan yung foam para mabasa. Okay na yan. Ayan o, basang-basa na. Sunod, lalak lang natin ito. Ito, mga dalawa, tatlong repair mo pag ganito, mga kabutingting, ay nababali na yung kanyang mga nakalock or yung mga nakaklip. So, pag nabali yan, napakahirap na ayusin. So, ayan na. Susunod lang natin gagawin, dahil nakabit na natin yung bushing, gagalawin lang natin yung bushing kung ayan ba ay magagalaw sa kamay. Ito naman ay hindi na. So yan, okay na yan. Ayos lang natin sa gitna. Ayan. Tapos ito ay hindi ko na ito papalitan dahil okay pa ang bushing nito. Pangharap lang. So lalangisan na lang natin yung foam dahil tuyon-tuyo din. Ayan. Sunod ay lilinisan lang natin itong ano niya, shafting. Tatanggalin lang natin yung washer. Ay, ang hirap pag maiksi ang kuko. Ayan. Sunod, lilihain lang natin yan. So ito yung gagamitin nating liha.
Tapos ang pagliha naman ito ay paganito. Yan, paganyan. Hindi paganyan. Kasi kung gaganitohin mo, kung may groove na, lalo lang lalalim yung ano niyan, groove. So ganitohin mo lang siya. So yan na, kung nakita nyo ay malinis na at napakakintab. Tapos titirahin natin ng medyo medyo hindi magaspang na liha kabilaan, dahil ang niliha ako lang naman dyan ay yung pangharap. Lilinisan din natin ito at wala pa siyang groove. Umitim lang dahil natuyuan ng langis. Yan, kukuha lang ako ng liha na hindi masyadong magaspang. So ayan, ito yung liha natin na hindi masyadong magaspang. So ito titirahin lang natin. Tapos lihain na rin natin yung panlikod para kuminis. So ayan na, okay na siya, alright yan mga kabutingting. Yan, so balik lang natin itong mga spacer or washer. Yan, wala. Ayan. Tapos langisan natin ito bago natin isalpak. Tingnan natin kung mayroon ba tayong mahihila. Medyo malaki. So, dagdagan natin ng spacer. Dahil binawasan ko na ito dati dahil ginawa ko na ito. At kukuha lang tayo ng pantali dahil hindi ko muna ito itutupi. Baka mamaya ay hindi aandar o ugong, so hindi tayo magtanggal kabit dahil ang iiwasan natin baka ito ay mapatid o maputol itong mga nakaklip nya o yung mga lock. Kaya hahawakan lang natin yan habang pinapaandar. At kukuha lang ako ng palatandaan na ito ay okay na o umaandar na. Yan, ito na lang. Yan, ito. Tali lang natin ito dito. Ayan, pwede na yan. So ngayon, igaganyan ko lang yan. Tapos, medyo maganit siya. So, pukpukin lang natin para ma-align yung bushing. Ayan, okay na yan. So ngayon ay saksak lang natin ito. Yan, at hahawakan natin ito. Ito naman ay hindi delikado dahil wala naman itong ground. Pero kung gusto mong maninigurado, so ganito ang gawin mo. Kung mayroon kang tester, ay testerin mo ito. Yan, ganyan. Yan. Ayan.
Kita ba? Hindi kita. Hindi kita, Teng. Yan din anak ng tipaklong. Ayan, kitang-kita at magbabasher din 'yan. Ganituhin mo lang. Yan, ito. Isang linya sa plug ay kiss-kiss mo lang dito sa bakal. Yan, wala tayong nare-reading or nagbabasher. Yan. Lipat natin sa kabila. Ayan, wala pa rin. So, ibig sabihin ay habang ito ay isasaksak, kahit nakahawak ka dito, so hindi delikado. So, ito ay isaksak lang natin at pinihit naman natin yun sa number 1 kanina. Kaya nagkaroon tayo ng reading or mayroon tayo nakukuhang almost value. So, ito ay ating isasaksak na at tignan nyo ito kung ito ba ay iikot na. Hindi lang. Ayos lang natin yung kapasitor. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, gumagana na at hindi umugong. So, ibig sabihin ay busing lang talaga ang problema. Pero maganda rin, i-check na rin natin yung kanyang kapasitor. Pero tingin ko naman ay okay pa yan. Malalaman na lang natin yan mamaya kung ayan ay mabilis pa. So ito ay ating ilalak na. Yan. Yan, asimple na natin ito mga kabutingting. Doon sa Denimus Mitch siya. Mag-push. Mag-push. Mamaya na natin ilagay yung kapasitor, baka babagal na yan. Yan, balik lang natin tong stopper. Okay. Papuputol pa. Putol nga. Ayan, pwede na yan. Meron kunti. Yan. Sapos, linisan ko lang yung kanyang screen. At iayos ko lang yung aking tripod at para makita nyo na para walang cut ba. Ayusin ko lang yung aking tripod. Wala naman kasi tayong taga-video. Napakahirap pag walang taga-video.
luko na. Nangyari nito. Ayan. Ayan, lilinisan muna natin yung kanyang screen tsaka ilisi. Yan. Tapos salpak na natin. Yan. Iharap ko muna sa akin kung ito ba ay mabilis. Yan ay naka number 1. Ayusin ko lang yung aking tripod. Paiksiin ko muna. Hirap pag walang taga video mga kabutingting. Tapos pagpagan muna natin ng konti. Konti lang. Ayan. Dahil naka number 1 na yan, so ito isasaksak lang natin. Ayan. At hindi ko pa nilagay yung capacitor. Baka yan ay mabagal. Yan ay naka number 1 pa. Ayan o. Ayan, nakatapat yung number 1 dito sa araw. Ayan. So saksak ko lang dito. At tignan nyo, ayan ay under kagad. At mabilis pa yan. Pwede naman natin, baka sabihin nyo ako ay nag-iinvento. So itatapat natin sa may-ari. Ayan, wala kasi si mami, tulog pa daw. So si kuya mo na. At tatanong natin kay kuya kung ito ba ay okay pa. Mabilis pa, ayan ay number 1 pa lang. Ano boss? Okay. Okay pa? Okay pa ba sa all right? Ah, ang laki ng ngiti mo kuya. So ito yung ating ilalagay sa number 2. Ayan, number 2. Lalo bang lumakas boss? Ayan oh. Lagay natin sa number 3 para hawak ka dyan kuya. Baka matangay ka sa hangin. Laki ng ngiti ni kuya mga kabutingting. So ito ay okay na. So tuluyan na natin itong ang tawag dyan, ilagay yung kapasitor. At hindi na tayo nagpalit ng kapasitor dahil tingin ko naman ay okay pa, tingin ko lang ha, yun naman ay hula-hula lang, pero kung mabagal, edi syempre papalitan natin ang kapasitor. Kaya ko siya itinanong sa may-ari at itinapat para siya yung magdesisyon. Baka sa isipin ng mga manunood ay tayo ay nandadaya, pero pwede naman natin tong ititester. Pero ayun talaga, ito talaga ay mabilis pa. So ang problema lang nito ay busing. Linisan muna natin bahagya yung kanyang takip. At ito, kung napansin nyo kanina ay diretso ko na lang hugot, hindi na ako nagtanggal ng tornilyo dito dahil siguro may tumingin ito. Sino ba bumakas nito kuya? Sakura. Ah, ikaw. Ah, tapos ano nakita mo? Bakit mo binaklas? Ay, kapasitor at kuhan. Ah, kala mo kapasitor. Ah. Ayan. So, hanap mo na ako ng tornilyo dahil hindi mo na binalik yung tornilyo dito, kuya. No, natagak ko. Natagak. Natagak ko no, mga kabutingting. Ibig sabihin sa Tagalog yung natagak ay nalaglag. So, yun yung ibig sabihin ng natagak. Tagak ang itlog.
Yan, tornilyo lang natin. Ayan. Tapos balik na natin itong kanyang knob. At hihigpitan lang natin, at yung ano nito ay pabaliktad. Ang pahigpit nito ay yun yung paluwag, ay yung paluwag nito ay yun yung pahigpit. Ayan. Tapos lilinisan muna natin itong screen. Ayan, malinis na yung screen. So ito ay ating iharap sa atin at kakabit na natin tong screen. Ayan. Tapos ipapinal natin. Siyempre iharap din natin sa atin para tayo ay yung mahanginan. Dahil yung may-ari, gagamit na yan eh. Ayan, ayan na yung naka number 3. So ilagay natin sa number 0 muna. Tapos saksak natin yung power cord. Tapos lagay natin sa number 1. Ayan. Kita nyo ay under kagad at mabilis pa. Dahil siyempre kahit hindi natin tinister yan, yung capacitor kung okay pa ba, itinatanong natin sa may-ari kung ayan ay mabilis pa. Tulog pa kasi si ma'am. Shout out kay ma'am Mitch. Mitch ba pangalan ng kuya? Kay ma'am Mitch. Kasi naalala ko lang habang tayo ay nagagawa doon ng wool pan na 14 inches, 14 inches na wool pan, ay naalala ko ito dahil parang nag-comment nga sa aking tawag niyan, yung ina-upload ko kasi sa YouTube ay inaano ko rin, na-upload ko rin sa aking FB page, hindi FB page, FB lang. So yan, dito ko natapusin yung video natin mga kabutingting sa araw na ito. At bago nga pala ito tapusin mga kabutingting, pupunta tayo ng Nailong dahil mayroon pa tayong home service pala doon. Mayroon pa akong isang home service, ayun ay air cooler. Sana panoorin nyo rin kung sakaling ayun ay aking magawa, i-upload ko yun kung paano mag-repair ng air cooler. Kahit hindi tayo marunong sa board ay kaya nating repairin yun. Ayan, dito ko natapusin yung video natin sa part 1 na ito. At kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang pa-like at pa-share, at higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan na, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Ay kuya, baka may gusto kang sabihin or batiin? No. Ha? Wag na. Wag na daw mga kabutingting. So yan, bye-bye na po.